So guys, yung problema ng customer natin is yung LED niya, LED or LCD niya is walang backlight, pero may makikita kang shadow or makita ni mo na may naka-display na sa kanyang screen. So i-troubleshoot natin to ngayon, guys. Una sa lahat, kailangan mong baklasin yung front panel niya para ma-remove yung LCD. Tapos ito, kailangan itong i-remove natin. Ingatan nyo lang to, guys, kasi ano to eh, very delicate to eh. Tulad ng ginagawa ko, hindi yan maingat, pero okay lang yan, guys. Lagyan lang natin ng tape later. Ayan. Ayun. So hanapin natin una, guys, hanapin natin dito yung fuse. Ito yung fuse, may mga ano tayo. Tiyata to makita sa camera. Pero yung platandaan ng fuse ay may N, letter N, or may 0 na katatak. Ito N, dalawa. Dito, kailangan natin niyang i-test sa pamamagitan ng multimeter tester. Lagay natin sa beep mode para malaman natin na may short ba yung unit. Ayan. Ito, i-test natin yung una dito sa gilid na ayan, walang tunog. Sa kabila, mayroong beep. Sa kabila, guys, walang beep yung fuse. Ibig sabihin, busted yung fuse natin. So, remove natin yan, guys. Automatic na yan na i-remove natin. Kaya wala siyang display. Siguro may problema sa mga kapasitor or yung fuse lang bumigay. Yan. Sana maano nyo to. Makita nyo yung video kasi ang liit. Ang ganda na ang soldering iron, hindi uminit. Kaya palit tayo ng socket. So ayan, i-remove natin yung isang fuse na open na siya, hindi na siya gumana, guys, sa pamamagitan ng ating soldering iron. Ayan. Ito na yung fuse. Ang liit ng fuse, guys. Yan. Tapos i-check natin yung continuity nito, guys. So yung gagawin natin, yeah, isang probe ilagay natin sa ground. Yan. Ano ba to? Tapos i-test natin yung fuse na pinull out natin, kung may continuity ba dito sa ground. So pag walang continuity, ibig sabihin hindi siya short to ground. So okay lang yan, guys. So i-random check natin yung mga capacitor dito. Ayan. Dapat walang mag-beep, maliban dito sa coil, dapat mag-beep yan. Yung mga capacitor, dapat hindi siya nag-continuous beep. Ito, may isa dito, guys. Ayan. So, may nakita tayo dito nag-continuous beep. So, ito ang sanhi, guys. Ito dito. Yan.
ground yung isang probe. Tignan natin na kung mag-beep ba yung capacitor. Ayan, sa kabila. Ayan. So, apektado lahat dito guys kasi may short eh. Short to ground yan eh. Tignan nyo. So, remove natin yung isang capacitor para ma-check natin kung anong problema. Ito ba yung problema? Ayan. Uy! Na-dissolve. So, na-remove natin yung isang capacitor, guys. May dalawa pa. Hindi, sorry, hindi nakita sa camera. Sinsa na kayo, guys. Ito. Dito ko ni-remove yung isang capacitor. Tapos, testingin natin ulit. Kung may short to ground pa ba tayo. Ayan, short pa rin. So, hindi yon. Yung ni-remove natin, hindi yon yung sira. Siguro nasa dalawa dito. Nasaan na yun? Pumunta na sa pinakailalim. So, itong ni-remove natin guys, hindi ito sira. I-verify natin yan kung sira ba. Pag nag-beep yan, sira. Pero pag hindi, continuous beep. So, hindi sira. So, check natin sa dalawang ito. Una natin yung isa sa baba. Yan. So, na-remove natin yun sa baba. Kita nyo ba yun? Test natin yung ito. Saan ba yun? Itong maliit kung nag-beep ba. So, walang beep. Okay lang to guys. So, yung natira natin, ito lang isa. Teka lang ah. Ito na lang. Pull out muna natin to. Pag hindi pa rin ito guys, pag ni-remove natin to at hindi pa rin, may short pa rin. So, posible yung mga IC na dyan. Posible IC yung problema. Pag IC yung problema guys, malabo na yan, ma-repair natin kasi wala tayong mga pisa niyan, parts. Wala tayong mga parts niyan. So, wala na lahat na. Remove na natin yung tatlong component. Check natin ulit sa ground. Dito, makita niyo yung isang probe ko na sa ground. Nawala guys. Nawala yung short. So, tignan natin to kung mag-beep ba to guys. Itong isa na last na na-pull out natin. Ayun. So, ito. Sira na to guys. Ayan. Nag-beep siya. Ayan. Continuous beep ito. Ibig sabihin, ito ang dahilan. So, ibalik na natin itong dalawa guys. Itong isa, hindi na natin yan palitan ng bago. Kasi, wala yung problema. Driver lang yan guys. Saan ba yung muna ating ni-remove? Saan ba to? Dito to? Yan. Balik natin dito. Medyo mahirap to.
di tayo makapag-reheat nito guys kasi ano, may flex cable eh. Lagyan lang natin ng flux. So yung problema guys is sa ilalim niya, sa ilalim ng yung pangatlong capacitor na na-remove natin. Saan ba to? Ito, ito yung sa taas. Kailangan hirapan tayo sa kalisod nito. Iyon, iyon. Tapos ito dito may blob pa dito ang laki. Kailangan verify natin yan guys, dapat maganda yung kapit. Yan. Tapos kabila, lagyan natin ang soldering. Dito i-clarify natin to guys na maganda yung kapit. Tapos kabila din. Ayan. Diyan ba yan? Tignan muna natin guys. Parang di ko sure kung dyan ba yan connection niya sa taas. Ah, iba yan. Button. Ah, oh, tama. Ito pala sa taas. Dyan. Dyan ka dapat. Tapos, kabila. Yun. Ayan. So, check natin kung may short pa ba tayo, guys. Cleaning muna natin. Ayan. Same procedure. Yung isang probe nasa ground pa rin dito. Sa mga golden ground yun. Ito. Ayan. So, yung isa, di yan magbibip kasi hindi yan. Yung isang side lang magbip kasi nasa ground yan. So, palitan na natin yung fuse guys. At pandarin na natin to para matest. Balik natin tong bulb niya sa lid niya guys. Ayan. Tapos hanap tayo ng fuse pampalit dito. Pwede naman natin yung i-jumper pero mas maganda kung may fuse guys para yun ang unang masira. Kailangan hanap na tayo. So may nakita tayong fuse guys sa luma kong mga junk ito. Remove natin itong fuse dito tapos ipalit natin dito. Actually pwede yung i-jumper guys pero di ko yan sinasuggest na mag-jumper kasi ano yan. Pag may problema yan sa ibang parts, madami nang masisira dyan. Sana yun. Nag-magic na yung fuse guys, nawala. Sana ba? Saan to to? Sana yung fuse ko? Sana yun? Nawala lagi to. Ito na lang isa guys, nawala. Saan ba yun pumunta? Nawala yung fuse natin. Itong isa, test natin. May natira pang isa last. Buti okay yung isang. Itong last fuse na natira, buti okay pa. Dapat talagang gumamit ng ano guys, saan ba yung tools natin, tweezer natin. Sayang yung isang fuse na wala.
dito pala dumikit. Yan. Yan yung fuse natin. Maliit. So, kabit natin guys. Doon sa, saan tayo? Saan ba yun? Yan. Dito natin ikabit yung fuse. Na pinull out natin. Yan. Maliit kasi nito guys. Kaya mahirapan tayo dito sa kalisod. Ayan, mintik na yun. Kailangan ko na mag hot air guys. Nahirapan talaga ako dito. Gamit tayo ng hot air. Ayan. Tapos lagyan natin ng konting flux para naman magdikit siya. Puli nakita nyo yan kasi medyo ano mahirap dito sa posisyon. Yan. Sama na yan. Sama na yan guys. Tapos. Tapos. Linisin. Yan. Final check tayo before I test. Kasi malapit nang maubos yung aking memory dito sa camera. Ayan, may continuity na yung isa, itong isa. Walang problema dito. Tignan natin kung magbi-beep ba yung pinalit nating capacitor. Dahil binalik natin yung fuse natin dito. Tignan natin. Sa ground pa rin yung isa. Ayan. So wala na. Hopefully, under to guys. Thank you.